Ako po si Bubbles at ang role ko dito ay isa ako dito sa mga princess dito sa Zelda. At sa umaga po ay ako ay isang tendera, sa gabi ay tirador. Nasabi ninyo na you are going to play a dual role. How excited are you playing this role? Super excited because it's my first time to do this kind of character and also mag-action, kaya excited ako. Nag-ready na po ba kayo for your action sequences sa mga susunod na taping? Oo, nagre-ready na kami. ano po yung mga kailangang abangan ng mga manonood natin sa character ni Bubbles? I think ang dapat yung abangan is a totally different Ivana and a totally different character sa lahat ng na-play ko. This is really something new and it's something na may enjoy niyo. So ano po yung magiging role ni Bubbles sa buhay ni Tanggol habang nandito siya sa loob? So dito sa Zelda ay ako ang magiging love interest niya. And tingnan natin kung paano siya madedevelop. So abangan niyo po yun. On a personal note po, nung nakatanggap kayo ng tawag na magiging bahagi kayo, magiging part na FPJ's Batang Quiapo, ano po yung naramdaman? Of course, super happy and I'm super excited. And I feel really thankful kasi syempre pinagkatiwalaan ako ni Direk Coco and ni Latita Cory. So I want to do my best and I will do my best talaga. I'll give all that I can para syempre maging proud naman sila. So this will be your second time working with Direk Coco since you are in ng probinsyano before. So this ito ba yung first time na makaka sama mo siya sa isang eksena? Yes, first time kasi dun sa probinsyano, nag-direct siya ng once pero parang one day lang yun. So afternoon, never kami nagka-scene. So this is the first time, kaya nakaka-excite. So how excited are you playing na makapareha sa screen si Direk Coco? Super super excited kasi syempre napakahusay niya. So I know that I'm going to learn a lot from this show and also as a character na mag-grow lalo. And maraming mga batikan na artista, kaya excited ako. Kamusta naman po yung working experience mo with Direk Coco and the whole production na Batang Quiapo? Masaya kasi one thing that I really like about them is parang hindi nila tinatrato as work or parang ako yung director dito, ako yung ganito. Wala, lahat pantay-pantay at yun nga ang sabi nila, isang pamilya. Kaya alam mo naman, pag wala ako sa pamilya ko, eto na yung bagong pamilya ko, ang Batang Quiapo family. What is something that you're looking forward to habang nagtatrabaho dito sa Batang Quiapo? I'm looking forward to learning a lot of new things. Of course, to enhance also my acting at kahit papano ay alam ko mangyayari yun kasi lahat patikan si Tita Jaclyn Jose, si sila Direk Coco, and maraming iba pa. Kayo na maging bahagi ng Batang Quiapo, ano po yung naramdaman niyo? Joy. Masaya. Una, si Coco parang anak ko na yan. Ang unang pelikula niya ay kasama ako. Masahista nung araw, matagal na panahon. At mula noon, hindi naman kami nagkaroon ng nag-lose contact. In short, nagkakausap pa rin. Nagkataon lang, nasa ibang istasyon tayo at that time. Hindi tayo nakapasok sa probinsyano. Pero ang pakiramdam ng artista, ako ba, kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, bawa sa probinsyano, natapos, parang hindi kompleto yung pagiging artista ko. May ganong feeling. Hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista. Pero ako bilang artista, ganun ang pakiramdam ko. Kaya nung paunlakan tayo na maging bahagi ng probinsyano, parang you feel complete. Sabi niyo na rin po na meron na kayong working relationship with Direk Coco and we've been shooting for almost 3 shooting days. Kamusta naman po yung experience niyo sa buong buong program? Well, sabi ko nga sa iyo, kung nakatayo ang palabas nila,
Ibig sabihin, ang lahat din ng tao sa paligid ay nakatayo. Isang pamilya itong pinasok namin. Kailangan naming isipin na pumasok kami sa isang pamilya at kami ay dayo. Pero pipilitin namin maging kapamilya din noong pinasok naming programa. Gusto namin sana ng grupo namin na maswak kami. So kung ano yung mga tao sa paligid, ganun din kasolid yung samahan nila. So we have to abide by that. Na isa silang pamilya. So makisama tayo. Ano po yung nilook forward nyo sa working here in Batang, Quiapo? Oh, alam mo, nung first day ko, tumakbo agad ang utak ko, naglaro. Gustong gusto ko yung role. I'm looking forward na magampanan ko ng maayos. At mapantayan man lang yung kanilang binibigay na effort. Yun lang. Siyempre, bro, una sa lahat, overwhelmed. At isang napaka kinagagalak mong makasama ang grupo ng Batang Quiapo at makatrabaho si Coco. Yes. So, ano po yung role niya dito sa FPJ? Pwede ko na ba sabihin? Pwede po. sa kulungan, parang ako yung siga, may grupo ako, parang ako yung bata nung warden, nung head, na parang kami yung mga bataan niya sa kulungan, na parang naghahari-harihan sa loob ng kulungan. Nung pumasok yung grupo ni Coco, parang ako yung naging tinig sa kanila, parang yun. Ano po yung pangalan ng character? Ha? Ano po yung pangalan ng character? Bong. Bong? Bong. Bong lang, walang pilit eh. Wala po. Wala po. Sige po. Anong biggest challenge mo para gampanan ng role na si Bong? Well, siyempre, as an actor, gumawa na rin ng movie with Direk Eric dati na action. Pero this is different. Kumbaga, ang character ko dito is way beyond my character in showbiz eh. As a comedian, ngayon, kailangan mag-portray ako ng serious. Dapat medyo... Dapat maangas, dapat maramdaman ng tao yung pagkaibang ibang shift ng character ko. So, challenging but naka-enjoy. So, ano po yung, ito po ba yung first time na nakatrabaho niyo po si Direk Coco? Ano po masasabi niyo sa kanya? Well, first time ko nga, as I said kanina, first time ko nakatrabaho si Direk Coco. Well, acquainted naman kami sa ABS before, pero I can see si Direk Coco is magaling na director. Hindi ako nagbubuhat ng bank or something. Kasi unang guesting ko, he knows in his mind kung ano ang gagawin. Even the lines, the scenes, and he tells the character, the actor, kung anong gusto niya maramdaman, hindi tulad ng ano na, oh, ito yung character mo. Kumbaga, bahala ka na kung anong gagawin mo. Eh, si Direk Coco, he gives you knowledge about the character. Para alam mo rin yung atake kung paano. And at the same time, yung workplace ng grupo, napaka-bait ng mga tao, sobrang maalaga, sarap ng food, at napaka-professional. Kasi hindi pagod ang artista. Yun ang pinaka-importante.